Yung 5 piso sa Rollibee, may mabibili pa. Ay, opo, meron po. Pansit, 10 piso, tapos yung kalahati, 5 piso. Dito po sa amin, yung pansit nyo po, pwede nyo pong haluan ng iba't ibang sarsap. Laging bagong luto po yung hinahanda at binebenta po namin sa Rollibee. Ang bestseller po na pagkain po sa amin ay syempre ang number one na pansit na pangmasa. Yung mga suki po namin, madalas po na sinasabi na napakasarap po ng tinda namin at murang-mura po. Pinaka bestseller po namin, dinuguan. Dinuguan, kaldireta, halos lahat po nauubos naman po talaga. Tapos, yung sisig po, yung lechon kawali at yung sausawan po namin, sausawan pa lang, ulam na. Kahit araw-araw daw po yung dinuguan, okay lang. Hahanap pa napin. Ang lahat po na matitikman nyo ay lutong bahay. Amura! 21 years na po kami nagtitinda. Kung ano po yung niluluto ko nung araw, ganun din po. Yung ibang customer po namin, pagbalik po ay nagsasama pa po ng iba. Ang pangalan ng aming karinderya ay Rollibee. Pagka Rollibee, alam na nila yun. Tuturo talaga kung saan yung masarap at mura. Deserve po ng taong kumain ng masasarap na pagkain sa murang halaga. Dahil nakilala kami dahil mura na yung pansit namin, masarap pa, malinamnam. Lalo na pag inaluan po ng sarsa ng dinuguan. Pag gusto mong mangingin ng topping, yung tinatawag nila na pansit na may topping, konting dinuguan, konting kaldereta, konting minuto, kung anong gusto mong magustuhan mo rin sa naipang-ibabaw doon sa pansit. Hindi lang pansit ang masarap sa Rollibee, alam nila yan. Masarap yung luto ng nanay ko, maging ako, siguro dahil... Kapampangan Tagalog. Basta daw kapampangan, masarap daw magluto. Opo, kami po ang pinakamasarap dito sa Tondo. Ng mga ulam po namin talaga po. Luto ng isang ina na puno ng pagmamahal. Ako si Emerita Espiritu, 54 years old. Hindi ka po babalik-balikan ng mga tao or mga suki po namin kung hindi po masarap at the same time kung hindi po mura. Kaya po binabalik-balikan nila yun. Lahat po, kaldereta, dinuguan, sisi, lechon, at marami pa pong iba. Dahil alam na po nila yung kalidad po ng luto namin. Araw-araw din pong bago po yung niluluto namin. Araw-araw, iba-iba po ang putahin namin. Kasi po, lagi pong sold out yung tinda namin. Kaya kami kilalang-kilala na. One po, nagsimula na po sila nanay magluto. Ako ang nagluluto. Yan yung sa pagmamahal yan? Sabi mo nga, sarikado, pagmamahal, paghalo mo, samahan mo ng pagmamahal. Pagkaluto po namin dito, dadalhin na po namin yung naluto namin sa labas para simulan na po namin magtinda. Open na po kami ng 4:30 hanggang alas 10 ng gabi po. Kahit hindi pa po kami nagbubukas, madami na po nag-aantay, lalo na po sa may pansit. May mga suki na kami na regular. Ang mister ko po ay laking Tondo na. Masayahin po yan. Ano po yan eh? Yung kengkoy ba yung tawag po doon? Puela. Barumbadong Maginoo. Hindi po siguro. Wala na siguro kasi sir, nagugutom na ako. Ako nga pala si Camilo Espiritu. Basta yung mister ko po kilalang kilala. Ang tawag kasi po sa kanya, Rollibee. Saan yung tindahan ni Rolly o ng Rollibee? Tawag nila sa akin dito bilang palayaw ay Rolly. Kasi tawag talaga rolling mata. Pag po nagtanong kayo rito. Kilala po yung tatay ko po dito. Kuhanapin ako rito si Rolling Mata, yun. Ganun lang siya. May ibang version niya, ginawa kong English. Big eyes. Kaya merong Rollibee. Ganun. Yun ang umpisang-umpisa nun. Kaya po, Rollibee. Matatagpuan po yung karinderya po namin sa 926 Elcano Street, Tondo, Manila. Sa harapan po ng Elcano Market. Pag tinanong nila, saan ba dito yung Rollibee? Alam na ni Rayo, lalo na pagkagabi. Yung mga dyan sa labas, mga magugulay, mga kargaton. Malapit po sa Divisoria, walking distance lang po.
Gusto ng mister ko yung kayang-kaya lang ng masa. Ayaw niya kahit nagmahalang Ricardo, nagmahalang mga sangkap. Hindi kami nagtataas. Pangmasa lang, masarapan sila kahit na mura. Katuwiran ko lang ha, ulam namin kahit na mura siya, hindi tinitipid yung sangkap niya. Ang amin po mga paninday, hindi po namin kailangan taasan yan eh. Kung ulam naman namin, mula 65, pwedeng kalahati, 45. Oo, kalahating ulam tapos kalahating pansit. Depende sa gusto mo. Meron namang ding halagang 100 kung gusto mo. Ganun. Yun ang pinag-usapan namin ng asawa ko eh. Sabi ko sa kanya, bilit kahit na... Kahit konti lang tubuin natin, okay lang yun. Konti lang ang tubuin natin, basta yung ulam natin. Basta masarapan, babalik at babalik sila. Masarap. Maraming pupunta. Masarap naman siya, hindi mo pagsisisihan, ganun. Meron namang iba, mahal, di mo naman din magustuhan. Mahalaga po na mura ang pagkain para po makakain ang lahat, makabili ang lahat. Pati yung mga taong wala sa buhay, makatikim ng masarap na pagkain po. Para makatulong na rin sa kanila. Tsaka kahit mura po ang paninda po namin, nakakasiguro po kayo na malinis po. Dahil po, ito rin po yung kinakain po namin. Sa pagluluto naman po, parehas po kami ng mister ko nagluluto. Masaya kahit na sabihin natin napapagod kami, masaya kasi nakikita mo yung mga anak mo. Sa pagtitinda naman po doon sa labas, yung mga anak ko naman po ang bahala doon. Katulong namin, lalo na yung panganay ko. Si Lady Camille E. Arevalo, ang panganay na anak sa tatlong magkakapatid. Totoo naman po yun na pagsama-sama po kami, nakakaya po namin lahat po. Lalo ang pangalawa. Ako po, si Gabriel M. Espiritu, ang pangalawa sa tatlong magkakapatid. Yung pangatlo, naku, masipag din yun eh. Ako po, si Abby M. Espiritu. Ako po yung bunso sa aming magkakapatid. Yun, kasama na namin dito yan talaga. Ang mga anak ko naman yan, masisipag yan. Lalo, simulat sa po, tumutulong talaga yan. Lahat sila, mabubuti talaga. Tulong-tulong po kami magpamilya sa pagluluto. Sama-sama po kami. Nakikita ng mga customer mo, yung mga anak ni Rolly Bian. Sobrang focus po ng nanay ko sa pagluluto. Focus ka talaga sa pagluluto. Sobra po. Kahit ano pong init niyan, tinitiis ko po yung pagluluto na yan. Nararamdaman ko po. Kaya yung pagtitiis ng magulang. Dahil nga po, gusto kong sumarap, ayoko iwanan yung niluluto ko sa harap ng kalan. Ayoko. Araw-araw po, wala pong pahinga. Sana masarapan sila. Sana maubos ang tinda namin. Oo. Yun, tsaka talaga pag love mo, pag passion mo yung pagluluto, talagang ibibigay mo lahat-lahat eh. Hindi ka magtitipid, ibibigay mo yung 101%. Ganon kasi ang luto ng isang ina. Mas marami yung hindi Pasko. Mas marami din kami dinaanan na hirap eh. Yung istorya, nung kaya mura eh. Kasi naiintindihan ko yung kalagayan ng mga taga-tundo, kasi taga-tundo ako. Kasi yung natikman namin eh, yung humihingi ka, hindi ka binibigyan. Lumalapit ka, wala. So ginawa namin, may, sabi kita kanya ako, may, umasay sa tayo at hindi, tumulong tayo. Hindi ako humihingi kapalit. Basta ako, ang alam ko sa sarili ko, tumulong ako. Hindi na ako nanghihingi ng kapalit. Lala kayo kung ano, di ba? Bigyan ka hindi, thank you. Yung pong kinikita namin sa paghahanap buhay na ganito, hindi lang po sa mga anak ko, sa mga may apo na ako, may mga anak ko, tinutulungan ko rin po yung nasa probinsya po, nanay ko, ate ko. Kasi wala naman pong... Kasi kami naman po rito, nakakaraos araw-araw. Naisip ko po yung magulang ko, ate ko.
po binibigyan kami ng biyaya. Kasi po talagang maraming taong nangangailangan sa amin. Siguro po. Tsaka may pag-aaral pa po kami isa. Nakakuha ko po yung pagiging mabait sa magulang ko eh, lalo na sa tatay ko. Siya yung sa lahat dito talagang kahit wala na ibibigay. Ganun din po yung nanay ko. Napakatsaga niya pong magtinda para po buhayin kami magkakapatid. Mas inuuna pa po nila yung pagtulong at kapakanan po ng iba na nangangailangan kaysa po sa kanila na sobrang nangangailangan po. Kahit nahirap tayo, tumutulong pa din po kayo sa mga kapatid nyo. Para na lang po sa kanila, pero itutulong pa po nila sa iba. Ganun po sila kabait. Sobrang bait po. Kaya nga, tatanungin nyo, may naipon, may natulungan po. Ako, pag-gising ko, Lord, gabay lang po at saka patnubay, konting blessing. Sabi ko naman po gabi-gabi, pag-gising, bigyan lang po kami ng lakas ng katawan. Palakasin yung hanap buhay namin. Sabi ko po makapag-ipon para po sa kinabukasan namin. Sabi ko po ganun sa Panginoon. Araw-araw lang ginalap po yung aking hinihiling sa Kanya. Mahalaga po yung pagsisipag. Para sa akin, mahalaga po yun. Kasi Kailangan natin mag-ipon. Tumatanda na tayo. Pag ayaw na natin maghanap buhay, meron tayong madudukot, makukuha para sa ating pagtanda. Tsaka may pag-aaral pa po ako. May tinutulungan pa po ako sa probinsya. Kaya kailangan natin magsipag. Sobrang sipag po at the same time, hindi mo sila makikitaan ng pagsuko sa buhay. Yes po, nakita ko na po yung hirap ng isang magulang. Lalo na po yung naging magulang na rin po ako. Na hindi po basta-basta. Hindi po nila pinapakitang may problema po sila sa amin kasi baka po pati kami manghina po. Kasi sa amin na lang po sila kumukuha ng lakas. Ngayon po kasi hindi po ako nakakaramdam ng pagod kasi pag napapagod po ako, salita lang pagod ako. Pero yung damdamin ko, yung katawan ko, yung isipan ko po, pagka pupunta lang ako dito sa palengke, pagpagod po talaga ako, titignan po lang yung magulang ko.
si tatay, si nanay, sabi ko, ang galing nila kasi paano nila hindi nararamdaman yung pagod. Tapos ako pa, nakakasimul ko pa lang. Paano ako mapapagod kung ang mga magulang ko hindi nakukuwang mapagod? Nakikita nila yung hirap ko, hirap naming magulang, kung gaano namin sila pinalaki. Nating magtiis dahil ano po, buhay pa tayo, hanggang buhay tayo, tiisin natin, maghanap buhay tayo. Opo, tuloy po, di po sila napanghihinaan ng loob kasi po, marami po kasi sa kanilang umaasa, marami rin po kasi silang tinutulungan. Hanggat kaya natin, may tinutulungan pa tayo. Maasa pa sa atin, natutulungan, ganun po. Kasi kahit walang-wala na po sila, tutulong pa rin po sila. Darating yung pagsubok pero iikot din yan. Ganun. Yun ang katwiran ko sa buhay eh. Po, sa pagtutulungan po ay talagang unti-unti po gumiginawa po yung buhay namin. Malaki kasi may mga natutulungan din naman din kaming iba. Malaki. Napagtapos ko yung mga anak ko, tapos tutulungan ko yung magulang ko. Hindi pa po kami matagumpay sa ngayon, pero po sa tulong pagtutulong-tulungan po namin ay kahit papaano po ay nakaangat na po kami sa buhay kumpara po sa dati. Oo. Tulong-tulong kami. Marami lang natulungan, mga kapatid, so magulang ko. Nararamdaman na po namin kahit papaano po yung ginhawap. Opo, gumagaan po yung trabaho po pag nagtutulungan. Kasi toka-toka po, mabilis natatapo. Opo, napakasaya po ng isang pamilya na nagtutulungan po. Opo, bonding na rin po namin buong pamilya. Sa mga kamukha kong mga may kainan, ayusin lang natin ating pagluluto. Lagyan natin ng pagmamahal yan. Ayusin natin yung huwag tayong pabayaan sa pagluluto. Kalinisan sa pagluluto, tsaka yung mga sangkap natin, huwag natin tipirin. Huwag kayo susuko. Kasi lahat yan, kaya naman yan eh. Nakikita naman ng Diyos yung ginagawa natin sa kanila eh. Hindi tayo bibigyan ni God ng pagsubok na hindi natin kaya. At saka higit sa lahat, hanggat kaya nyong ibigay yung sipag ninyo, ibigay nyo na. Higit sa lahat, kailangan dito, meron kang tiyaga. Ganun. Ang mahalaga yung pagkakaisa ng pamilya. Yung sama-sama, kung ano yung problema ng isa, magtutulungan. Mag-uunawaan, higit sa lahat, magmamahalan. Yung mga customer ko, para ko na rin anak yan. Kailangan kong pasarapin yan para sa kanila. Matagal na naming kasama sa paghahanap buhay. Sila po mga customer namin simulat sa pulpa. Sa bawat sangkap ng ulam namin at mga putahe, ay punong-puno at umaapaw ito ng pagmamahal. Galing sa pamilya namin. Na
natutuhan ko lagi sa pagluluto ni Nanay, huwag mong tipirin ng sangkap. Mahalaga po yung sarap ng pagkain. Pag po hindi masarap ang pagkain, isang beses lang po kakain yung customer nyo, hindi na po babalik yun. Pag hindi masarap. At saka pag masarap, sasabihin pa yun, doon kayo kumain, masarap doon. Ano po, siyempre po pagmamahal. Pag ginahalo mo siya, samahan mo ng pagmamahal. Tapos yung mga sangkat mo, kailangan kumpleto. Huwag mong titipirin. Kasi pag tinipid mo siya, ang lasa yan. Alam nyo yan, mga suki. And dahil po siguro unang-una, sasarap po talaga. Kung anong masarap, lahat. Ang natutunan ko sa mga magulang ko ay yung pagiging matyaga at masipag. At the same time, yung pagtulong sa iba. Ang pinapayo po sa mga anak ko, sabi ko sa kanila, pagbuti nila. Sabi ko sa kanila po, magsikap kayo. Sa isang katulad ko pong anak, mahalin niyo po yung magulang niyo. Kung kaya niyo pong tulungan, tulungan niyo po hanggat sa maabot ng makakaya niyo po. Balang araw magkakapamilya kayo, kailangan matuto kayo. Tama, gusto nyo matuto kayo magluto kasi dadali nyo yung balang araw. Kasi po magulang po natin yan eh. Wala naman po tayong ibang sandalan kundi sila lamang. Kaya po dapat natin sila mahalin at tulungan hanggang dulo ng buhay nila. Para sa inyo rin yan. Para sa kagaya kong anak, huwag tayong mapagod, tumulong sa ating magulang, maliit man to o malaki man to. Ito'y pagpapakita ng pagmamahal natin sa kanila. Laban lang.